Sa gitna ng luok ng Maynila, sa bukana ng South China Sea, isang maliit na isla ang ikinukubli ng mga nagsasalpukang alon. Isang isla na hindi kailanman mapapalubog, ilang digmaan man ang magdaan. Sa mga libro ng kasaysayan, madalas sabihing ang isla ng Corregidor ang huling sumuko sa mga Hapon. Pero ang di alam ng karamihan, hindi Corregidor kundi El Fraile Island o Fort Drum ang huling bumagsak sa kamay ng kalaban. Itinayo noong April 1909, ang El Fraile ay isang maliit na isla na puno ng malalaking bato. Tinapyas ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang lahat ng bato sa El Fraile, pinatag at saka nagbuhos ng napakakapal na simento sa paligid nito. Mahigit 40 feet ang taas ng pader at 20 feet ang kapal nito. It's a military achievement, an engineering achievement. This is one form of classic military architecture and it's only here that exists. In the world? In the world. No, there is no other thing like that. Uh-oh. So pati yung turrets na yun, yung turrets and then yung gun emplacements sa tabi, specially made yan for Fort Drum. So there is no other equivalent in the world. Hinulma na parang malaking barko ang isla ng El Fraile at tinawag itong concrete battleship na Fort Drum. It was one of the most important harbor forts. Hindi talaga siya sumuko, no? Walang nakapasok na bala, walang namatay sa loob ng Fort Drum. Walang makaka-invade kasi wala siyang beach, wala siyang access point. Talagang hindi madi-defeat yung and it will be the last to fall siguro kung babagsak siya. Miski mabomba siya, it would be impossible to penetrate kasi ang kapal ng konkreto niya. Sa loob ng pader nito, may palapag para sa ospital, para sa kwarto ng mga sundalo, taguan ng mga balat baril at iba pang kwarto-kwarto. 10 taon bago natapos ang konstruksyon sa El Fraile. Sa pinakatuktok nito, inilagay ang pinakamalakas at pinakamalalaking kanyon na ginamit laban sa Hapon. It was more powerful in a sense than Corregidor kasi sa Corregidor, yung pinakamalaking kanyon sa Corregidor ay 12-inch in diameter, 12-inch guns. Mm-hmm. But sa Fort Drum, 14-inch yung pinakamalaki. Palibhasa'y nasa bukana ng South China Sea, ang El Fraile ang naging tanod ng Manila Bay noong panahon ng digmaan. Lahat ng barkong mapapadaan sa kanyang paligid, kayang-kaya niyang palubugin. Makapal siguro pa ganun. Talagang makapal yun. Talagang bagay yun eh. Yung buong structure na ito, solid rock yan. And then may mga plate yan sa gilid ng baba. Oo, pinulagyan lang nila ng kanya ng semento. So para kahit naano kanyo ng mga Hapon, hindi lakas ng kanyo na tumangay, hindi kayang pasabugin yan. 10 taong gulang lamang si Tatang Hill nang dumating ang mga Hapon sa bayan ng Ternate, Cavite. Ternate ang pinakamalapit na bayan na nakakasakop sa El Fraile. Yan ang pinakamalaki ang pinakakanila, kanyon. 12 kanyon daw ang nilagay ng mga Hapon sa iba't ibang bahagi ng Ternate. Ang kanilang misyon, bombahin at palubugin ang konkretong isla. Ang lugar na yan, oh. Yang parang uka nag-quarry na yan? Dito, ginilang. Guwan ito. Ukaya mataas sa bundok niya, eh, ganyan. Oo. Ngayon, dito nakatayo sila diyan. Dalawa. Kanyo ng mga Hapon? Hapon, oo. Oh, pagkatapos doon na, doon isa. Ayun. Doon banda? Ayun, mangga, ayun, oh. Ayun, oh. Isa may manggang yun doon. So, ang binubomba nila mula dito? Yan, Corregidor. Corregidor? Oo, oh, at saka ito mo. Fraile? Oo, oh, yung Fort Drum na yun. Yung Fort Drum? Oo. Pero ilang beses man nilang paulanan ng bomba ang isla, sadyang napakatibay ng El Fraile. Pero nang makuha ng mga Hapon ang bataan, bumagsak din ang Corregidor.
Japanese assault unit crossed the narrow channel separating Luzon from Corregidor and... At pati ang mga taga El Fraile, pinwersang sumuko. Bago sumuko yung Corregidor, nagpaplano na yung officers sa Fort Drum na hindi sila susuko. They will fight to the last ammunition, to the last food, and mag-surrender na yung ibang bahagi ng Pilipinas, they will continue to fight on. Sabi nila, they have enough ammunition to destroy the Japanese. And did they surrender? They had to surrender. Kasi talagang kung hindi sila sumurrender, papatayin yung mga prisoners sa Corregidor. Pero bago sila sumuko, sinira muna ng mga sundalo ang mga kanyon ng Fort Drum para di na ito mapapakinabangan ng iba. A similar action takes place on Fort Drum, El Fraile Island in Manila Bay. An LSM and LCM carrying infantry and engineer platoons of the 38th Division head for El Fraile Island. 1944, natalo sa ikalawang digmaang pandaigdig ang mga Hapon. Bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas para pasukuin ang kalaban. Troops move quickly down the LSM specially constructed ramp onto the deck of Fort Drum. The men spread out to destroy any Japs who might fire on the platoon from concealed position. Pero tulad noon, nahirapan silang pasukin ang mga Hapong nagtatago sa isla. Yung problema ng Amerikano ngayon was how to get inside. Kasi talagang hindi ka makapasok. Ano? So, dalawa lang yung entrances dun sa likod. And hindi naman sila makakapasok sa loob. Because kung papasok sila dun sa hatches, babarilin sila ng mga Hapon dun sa loob. So in the end, what did the Americans do? Nagpump sila ng gasolina sa loob ng Fort Drum. And then talagang sinil off nila yung mga air vents. Charges are placed in another vent. Troops stand guard over the operation. The engineer set off the 30-minute time fuse and our troops leave Fort Drum's deck. Approximately 3,200 gallons of fuel oil and gasoline are pumped into the ventilator shaft. Nang matapos lagyan ng gasolina, isa-isang sinilaban ang mga air vents ng Fort Drum. The first explosion caused by the white phosphorus grenades, followed by the powerful TNT charge. Nasunog ang halos 100 sundalong Hapon na nagtatago sa loob. Pero ang mismong El Fraile hindi sumabot. Kailanman, hindi sumuko ang mga konkretong pader nito. Makalipas ang halos 7 dekada, ano na kaya ang itsura ng El Fraile ngayon? Singtibay at singgiting pa rin ba ang konkretong isla? Sa malayo, mistulang malaking warship o barko ang isla ng El Fraile. Sa liit nito, di mo aakalaing isa pala ito sa pinakamakapangyarihan nung panahon ng digmaan. Panyan, maano pa yan, Manila Bay pa yan. Open sea na ito? Oo, pwede mo sa banda-banda nung pa, China Sea na. Ah, so lahat ngayon ang papasok ng mga... ng barko, sasalakay sa Pilipinas, yan. Titirahin ito. Oo, tsaka yan. So, kumbaga, ito ang gwardiya ng dagat. Kaya yung mga barkong dadaan dyan, hindi maaari kung hindi dadaan ka dyan eh. Oo. Sabi ng Corregidor, di huli ka na. Yan. Babariling ka na nito. Oo. Pero hindi ito napalubog ng mga Hapon. Ay, hindi kayang palubog yan. Hindi mo masisira yun eh. Talagang yung, kumbaga, sa kabundok na ganito, na... bataw. Kung si Tatang Hill tandang-tanda pa ang giting at tibay ng El Fraile, ang marami sa mga taga-Ternate may iba ng pagtingin sa islang ito. Ano naman ang makukuha doon sa Fraile? Ay, mga bakal din lang. Ano po yung sinasabi niyong plates doon, sir? Opo, yung ano po yun, yung bali yung kanyon po doon sa taas, sa tagiliran, yung parang bintana niya. Oo. Yun po yung naka-cover po doon. Meron pong bakal po na nakaganon siya. Doon sa mismong pader, pader ng Fraile, may nakabalot ng bakal po. Bakal. Gano'ng kakapal na bakal? Higit sandang kal. Naalala ko nga po yung ano, yung magbabakal ang magkapatid na Jerry at Leoncio. Araw-araw, sumisisid sila sa paligid ng El Fraile para bakalan ang mga barko na lumubog sa paligid nito. Matami na din ito. Iba, may mga serial number po. Ano po ito? Ito ay galing ha doon sa, ano, sa barko niyo na... Baril po ito? Oo. Dati po yan. Kaso nga lang sa tagal ng panahon, eh, ano ho eh.
na pudpud na. Ito, ano ba ito? Ito yung... Pang, yung pang ganun niya. Oo. Ayon sa magkapatid, maliliit na baka lang daw ang kinukuha nila. May mga malalaking junk shop daw na umentra sa eksena at malalaking bakal na ang kinukuha. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang imahe ng konkretong isla. Kung dati kinatatakutan, ngayon isa na itong malaking bakalan. Pero magkano ba ang bentahan ng bakal? Amor lang sa amin. Kuha lang sa amin. 17. Oh, yan ang nakamatas na. 17 to. 17 per kilo. Opo. 17 pesos per kilo. Eh kung kunyari yung isang plate na ganun, magkano kabigat yun? Boy, mabigat po yun. Mga 5 tonelada siguro. Bakit hindi lang? 5 tonelada isang plate? Kasi malapad po yun eh. Tapos ang kapal po, mga megit sandangkal. Tapos ang lapad niya, mga so, siguro 3 lipa. So magkano nila mabibenta yun? Malaking pera po. Oh, 17,000 na. 17,000? Opo. Isang tonelada pa lang yun. Eh kung ang isang ganun, 5 tonelada. Opo. Hindi lang. Hindi lang, hindi lang po 5 tonelada po. Bakal doon eh. Kasama ang magkapatid na Jerry at Leoncio, nagdesisyon kaming puntahan ang El Fraile. Kasha ba tayo dito? Eh, ilan lang ba capacity nito? Kuya, ilan ang kasha dyan? Kaya po yan. Kalmado pa ang dagat, pero makalipas ang ilang minuto. Oh my God! Ang lalaki ng alon dito! Oh my God! Oh Lord, help us! Malalaking alon ang sumalulong sa amin sa pagpasok sa laot. Habang palapit tayo ng palapit dun sa El Fraile Island, palaki naman ang palaki yung alon. Malalaki man ang alon, pilit na sinuong ng aming bangka ang dagat, makalapit lang sa konkretong isla. Imagine nyo na lang, dati ay isla lang yan, tinapyas ng mga Amerikano yung bundok dun sa isla, tapos pinalibutan nila ng sobrang kapal at sobrang taas na konkreto. At ngayon, pagtitingnan mo, para siyang isang fortress. Bakas pa ang mga tama ng kanyon sa pader ng Fort Drum. Singlaki ng tao ang mga butas sa paligid nito. Indikasyon na ilang beses itong binomba ng mga Hapon, pero di natinag ang konkretong isla. Inikot namin ang El Fraile para masilayan ang pamosong mga kanyon sa tuktok nito. Base sa mga lumang litrato, may 4 na 14-inch batteries o kanyon sa tuktok ng El Fraile, ang pinakamalaking kanyon noong panahon ng mga Hapon. Pero ngayon... Ito, nandito sa harap, yan yung tinatawag nila na Battery Marshall. Yung nandun sa likod, na dalawang kanyon, yun yung Battery Wilson. Pero pag titingnan mo, wala na yung kanyon dun sa likod eh. Yung isa parang nahulog. Yung isa parang hindi ko na makita. Base rin sa mga litrato, may isa pang baril o kanyon sa gilid ng pader. Pero hindi ko na rin ito makita. Yung nandito dun sa harapan, kompleto pa sila, dalawang kanyon. Pero yung nandun sa likod, merong isang parang kapiraso na lang yung nakausle, tas yung isa totally wala na. Ano nangyari? Nagdesisyon kaming lapitan pa ang isla para hanapin ang mga nawawalang kanyon. Nais kong makasigurado. Baka kasi namamalikmata lang ako. Pero... Paggewang-gewang ang aming bangka. Napakapit na lang ako sa takot. Ang gusto sana natin,
lumapit tayo doon sa pader. Tapos gamitin natin itong rope na to para makaakyat tayo doon sa loob at mapasok natin yung fourth drum. Ang problema, sobrang laki talaga ng mga alon. Ang kailangan natin yung flat talaga yung tubig eh. Yung kalmadong-kalmado yung dagat para makapasok tayo. Kasi kapag sinubukan natin lumapit ngayon, masisira yung katig ng bangka natin, baka lumubog tayo. Nagdesisyon kaming iwan na ang El Fraile dahil tila ba ayaw kaming pahintulutan ng karagatan. Makalipas ang ilang linggo, bumuti ang lagay ng panahon. Sinubukan namin muling pasukin ang El Fraile. Gamit ang lubid, inangkla ni Mang Jerry at Mang Leoncio ang aming bangka. May mga malalaki pa ring alon na sumasalpok sa konkretong pader, kaya tamang tiyempo ang kailangan. Kailangan timingan natin ha, walang paparating na malaking alon mula doon sa banda roon sa may bungad. Kasi gagalaw at gagalaw yung bangka natin. Medyo malakas to, so hintayin natin makalagpas to. Pagatas nito. Didikit mo lang pareho sa Teka na! Teka lang, sandali. Sandali, sandali, kuya, kuya. Wala pa yung isang paa ko. Sandali, kuya, yung isang paa. Okay. Apakseta, sige, apakseta. Sige, apakseta, apakseta. Ouch! Thank you po. Hindi na basa. Parang... Kailangan timingan yung mga alon. May butas po ba dito? Patabi lang ha. Nakakabinging katahimikan at nakakabulag na dilim ang sumalubong sa amin sa loob ng El Fraile. So kanina akala natin nasa first floor tayo, pero pag titingnan mo dito, may isang malaking-malaking butas that leads to another chamber. So mukhang right now we are on the second floor, tas ito yung first floor. Ah, lalim ah. Ito yung plano ng fourth drum na nakuha natin sa research. Yung first floor plan, nandoon ang mga cartridge rooms, shell rooms, storage, artillery, machine well, machine shop, water and gasoline. Ah, dito nila tinatago yung mga ano nila, yung mga bala. Pinasabog noong panahon ng digmaan ng El Fraile. Binombahan ito ng gasolina at saka sinilaban. Bakas pang maitim na sunog sa mga pader nito. Halos 100 sundalong Hapon ang namatay sa loob ng El Fraile. Ang fourth drum ang isa sa pinakamatibay na kuta ng mga Pilipino at Amerikano noong World War II. Kakatakot. Kala mo parang may... Ay! Diyos ko po. Ilang kanyon man ang tumama dito, hindi ito natinag. Pero may kakaiba kong napansin sa ilan sa mga bakal na poste nito. Mukha bang acetylene yung pagkakagawa? Oo, yung tayo na nung lagari. Kasi diretsyong-diretsyo yung pagkakaputol eh. Hindi kaya
Sumabog lang kasi yan? Masitilin po yan. Parang pinutol, ano? Pinutol talaga yan. Mukhang pinutol. Sinundan ko ang mga putol na poste at napansin ko halos magkakapareho nga ang taas at estilo ng pagkakaputol dito. Tingnan nyo to. Ito, tas ito yung pundasyon niya. Ito, isa pa dito. Putol din. Ito rin. Putol din. May isa pang butas dito. Maraming bukas na butas sa loob ng El Fraile. Delikado, kaya nagdesisyon kaming umakyat na. Oh! Papunta na ngayon tayo dun sa third floor. Ito yung topmost floor ng fourth drum at ang pinaka-importanting floor. Kasi nandoon yung mga kanyon. May 8 kanyon ng El Fraile. Tig-2 sa magkabilang gilid at 4 na malalaki sa ibabaw. Ito siya, oh. Additional traverse. Sabi, 2 6-inch guns. So, ibig sabihin, may 2 6-inch guns na nandito. Wala na tayong makita ni isa. Dito sa kabila, dapat meron ding 2 6-inch guns. So, ayun. At dito yung isa. Ito yung isang 6-inch gun. So, dapat nandito sa kabila yung isa. Okay, wala siya dito. Ito yung casing niya. 1, 2, 3. Makikita mo, ayun yung kanyon. Pero nasaan na ngayon? Nasaan? Nakalusot yan dito. Nasaan na? Ano nangyari? Wala na. Ayon kina Jerry at Leoncio, mga malalaking junk shop lang daw ang may kakayahang kumuha ng ganito kalalaki at kabibigat na bakal. Paano naman nila kukuhain ito, sir? Meron pa silang hipig equipment eh. Ha? Kung mga maliit lang ho na mga magbabakal, hindi ko kakayanin eh. Hindi kakayanin eh, kanyon yun eh. Meron pa silang hipig equipment na pang Pero hindi lahat sa fourth drum na ubos ng mga mambabakal. Sa pinakatuktok nito, nalula ako sa laki ng mga kanyon. Ang fourth drum dito sa El Fraile Island, ang katangi-tanging concrete battleship na naitayo sa buong mundo. At itong battery marshal na ito, ito yung isa sa pinakamalaki at pinaka-powerful na kanyon na ginamit nung World War II dito sa Pilipinas. Ang ginagawa nito, lahat ng mga barko na sasalakay papunta dito sa Manila Bay ay palulubugin nitong mga kanyong ito. Kaya ganun ka-importante ang El Fraile Island noong panahon ng World War II. Maswerte tayo kasi hanggang ngayon, nakikita pa natin intact pa ito. Buhay pa ang mga bakas ng nakaraan. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kung ang 14-inch battery marshal kamangha-mangha ang pagkakatayo, ang kakambal nitong battery Wilson, kalunos-lunos. Isang maliit na parte na lamang ng kanyon ang makikita sa isa sa mga butas. At ang kabilang kanyon naman, tila nawawala. Pumasok akong muli sa loob ng fourth drum para hanapin ang nawawalang kanyon. Oh my gosh! May kanyon! So, nagtataka tayo kung bakit wala na yung isang kanyon na nandun sa harap yung battery Wilson. Ito na yung sagot. Lumusot siya. Nandito siya sa loob. Ang tanong, bakit mangyayari yun? Bakit lulusot na lang ng bigla yung isang kanyon? Posibleng yung kanyang pundasyon ay nasira na. Either nasira lang ng kusa
or may kinuhang bagay dito, kaya bumigay siya. Kinumpara ko sa mga lumang litrato ang itsura ng Fort Drum ngayon. At sa gilid ng mga kanyon, may napansin pa akong kakaiba. Oo nga! May parang grills na nakaganon. Meron dito, ayan o, yan pa o, may butas-butas pa eh. Paikot dito, pag tingnan mo to, meron siyang mga granahin na ganun, o. Diba, wala na. Ito, tsaka to. Kung pag-iisipan mo, 1909, 1910, talagang materiales fuertes yan. That's very high quality steel in the world. No, there is no other thing like that. Uh-oh. So yung pati yung turrets na yun, yung turrets and then yung gun emplacements sa tabi, specially made yan for Fort Drum. So there is no other equivalent in the world. Yun lang ang, yun yung one and only type of its kind. Nang hinayang ako sa aking nakita, ang kongkretong isla na hindi kailanman napasuko ng digmaan, unti-unti nang sumusuko sa kamay ng kapabayaan. Isa lamang sa apat na isla sa Manila Bay na nagsilbing tanod noong panahon ng digmaan. Ang Corregidor sa Bataan may foundation na nangangalaga sa World War II relics nito. Ang Caballo at Carabao Island naman, Philippine Navy ang nagbabantay. Pero ang El Fraile, na siya sanang pinakamalakas at pinakamatatag, hinayaan na lang na mabulok. Importante siya because it's the only existing structure of that type. Talagang one and only siya. No? Kung titingnan natin sa buong mundo, no? Yun lang ang structure na ganun. Yung concrete battleship talaga. If you have a military wonders of the world type of thing siguro, that would be in the top 10 siguro or one or even top 5 military wonders of the world. Bahagi kasi ito ng mga kasaysayan natin. It's part of our culture, it's part of our history, it's part of our whole being. In the case of Fort Drum and others, other places, parang where is our sense of pride and dignity? Ang ikalawang digmaang pandaigdig ang marahil pinakamasakit na parte ng ating kasaysayan. Pero kasabay ng luha at sakit ay kwento rin ng tibay at katatagan. Tulad ng Corregidor, ang El Fraile Island ay piping saksi sa katatagang ito. Lumaban hanggang sa huling sandali, hindi nagpagapi. Nakakapanghinayang na sa panahon ng kapayapaan, saka pa natin isusuko ang El Fraile. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.